And today, ikakwento ko po sa inyo, oo, Tagalog na to, Taglish pala. Gusto ko lang po i-share kung ano ang, sa tingin ko, ang dapat gawin bago ka umalis ng Pinas. So, start na po ako ngayon. Bale, ang gagawin pag meron ka ng visa with tapos-tapos na rin ang CFO mo at may sticker ka na and certificate, ang gagawin nyo po ay i-secure siya sa passport. Pwede nyo siya i-tape or stapler, nasa inyo na po yun, tapos kasama ng sticker. Pinayo po yun sa akin ng isa kong friend na magaling dyan. So, yun yung ginawa ko. Sinunod ko lang siya kasi ganun din yung ginawa niya. Tapos, bukod sa pag-pack ng stuff, ng mga gamit nyo, kailangan nyo po ng documents na kumpleto dapat. Especially yung birth certificate. Kailangan kumpleto yung birth certificate. And original, hindi naman necessarily na bagong-bago siya. Pero ako kasi kumuha ko ng dalawa before. And since medyo OC ako pagdating dyan, and alam mo yun, just be sure and you know, better to be safe than sorry. Kaya nagpakuha pa ako ng dalawa. Bali, naantay ko siya ngayon. So may apat ako kasi gagamitin niyo siya sa pag-file ng AOS, ang alam ko. Tsaka para na rin sa iba pang kailangan like marriage license, tsaka sa iba pang mga ipa-file. So just to make sure mag-duplicate na rin kayo before kayo umalis kasi mahal magpadala doon ng documents. So ayun, yun yung isa sa mga tips ko before kayo umalis. Kasi, yun nga, mahirap. Tapos, nakuha ko to sa Team Taylor channel kasi fan ako. Hello, Jeannie and Buddy. Special mention ko sila dito kasi magaling talaga sila mag-vlog. So, na-inspire ako sa kanila. So, itong apps na to sa kanila ko rin nakuha. Actually, very helpful siya. Although, di ko pa na papakinabangan. Pero, pwede nyo rin panoorin yung channel nila regarding that. Kasi, mas maayos yung pagkaka-explain doon. Bale, ako, overview lang yung isi-share ko. So, pwede kayong mag-download ng Google Translate. In case may mga layovers kayo na, nangyari, Japan or Hong Kong. Tapos, may mga hindi kayo maintindihan. Pwede nyo yun i-download kasi talagang accurate siya pag na-translate. Well, based dun sa napanood ko sa Team Taylor channel, talagang ano siya, nagte-translate siya sa Tagalog kung gusto nyo o English. Tapos yung Flight Radar 24, i-download nyo din kasi helpful siya para sa mga loved ones nyo na gusto malaman kung nasa na yung plane nyo, kung na-traffic ba, kung nakarating ba kayong maayos kasi helpful din siya. So, pwede nyo yun i-suggest na i-download. Free lang naman siya sa Google Play Store. So, yun. Tsaka yung weather channel para alam nyo kung anong weather sa araw na yun or sa week na yun. The week of your flight. So, pwede nyo yun i-download yung app na yun. Tsaka yung app kung saan kayo nag-book, kung website ba yun, kung yung mismong airline. I-download nyo po yun sa phones nyo kasi helpful din. At the same time, pwede mo siyang screenshot para may duplicate copy ka rin. So, may soft copy ka. Tapos, bukod doon, nag-download din ako ng conversion ng money. Alam ko hindi naman siya ganun ka-important. Pero para sa akin, dinownload ko na rin just in case kasi ayun, kanya-kanya lang naman din tayo niyan ng opinion, pero dinownload ko siya. So, if you find it helpful, just, ayun, try it out, kasi okay rin naman siyang gamitin. And, bukod sa soft copy ng itinerary nyo, mag-printin kayo ng hard copies. Nag-print ako ng mga hard copies. Tapos tinago ko siya, nilagay
ko sa folder. Ganun din gawin nyo. Bukod sa soft copy, mag-hard copy rin kayo kung katulad nyo ako. Para sure tayo. Kasi mahirap na pag doon ka mismo, alam mo yun, hassle kasi. So, mag-print na lang din kayo. Kung pabor sa inyo. Kung hindi, okay lang din naman. Tsaka, ito mahalaga to. Hinahanap daw ito sa immigration sa US. And maybe sa Philippines, I don't know. Yung screenshots ng proof of relationship nyo. Kung hindi accessible yung hard copy, hindi nyo makakuha agad, pwede nyo ipakita sa officer yung screenshots or mga photos nyo together, videos, I don't know, sa phone nyo. Pwede nilang i-check yun. So just be ready, just in case. And don't forget your proof of relationship kasi hanggang doon titingnan nila. May mga nakikita pa rin akong applicants na nakakalimutan yun. Tapos, sakalang nila ipapadala pag nandun na sila. So, another ano na naman yun, expense na babayaran na naman para lang maipadala yun. So, dalin nyo na lang kahit gano'n siya kabigat. Mabigat din yun sa akin. Pero para sure tayo, dalin nyo na lang po. Kung nasa folder siya, pwede nyo naman tanggalin para medyo gumaan siya. Ganun yung gagawin ko kasi nasa clear book yun sa akin. And medyo mabigat yun kasi makapal na. And after nun, yung mga important things to bring, i-quote ko lang ulit dito si Ash. Thank you sis, kasi siya nag-organize nito. So parang ginawan ko lang siya ng video, pero ang ayos kasi nung pagkakagawa niya. Bale, bukod sa passport, kailangan may sticker yun, tsaka certificate para hindi tayo ma-offload sa immigration. From CFO po yan, from Commission Filipino Overseas. Yun po. Yun ang kinuha ko, guidance and counseling program for K1, spouse. Yun po, tsaka sa iba pa. Then, yung yellow packet nyo po, make sure na sana wala siyang punit. Double check nyo. And read the instructions. Back to back naman siya. Tapos, okay lang yung plastic, yung mapunit. Pwede nyo naman i-tape yun ulit. Pero yung mismong yellow packet, sabi nung iba, okay lang naman daw kahit may unting punit. Pero, ayun, ingatan nyo na lang din. Kasi, hindi nyo rin masabi kung iba-iba ang mga officers kasi. So, yun. Then, bring black pen. Oo, magdala na rin kayo para sure. Yung pen na may tinta, baka magdala kayo ng pen na hindi alanganin. I-test nyo muna bago nyo dalhin. Para kasi yun sa pag-fill out ng departure and arrival card. Tapos yun nga, flight itinerary, dalhin nyo, and extra money during long layovers. In cash tuloy, pa-convert nyo na into dollars. Tapos, dala na rin kayo kahit unting peso, siguro, oo. Ganun na lang din yung gagawin ko eh. Tapos, bago umalis, departure process, travel tax, pwede siyang bayaran online. Ang ginawa namin, credit card, binayaran. Pero, pwede rin naman doon na mismo sa airport, pero para less hassle, diba? Online na lang. Ba't ka pa papakahirap doon, diba? Pipila ka pa. So, yun, pag economy, 1,620 pesos. Sa Tieza po ako nagbayad. traveltaxtieza.gov.ph. Ilagay ko na lang siya sa description down below. Tapos, next nyo pong gagawin pag nandun na kayo ay i-check yung flight screen. Look for your flight number para makita nyo kung saan yung airline station nyo. Then, check in your bags. Ang free po ay dalawa po na 23 kilograms na luggages, na pwede nyo i-check in for free, tapos plus 17 kilogram na hand carry. Pero i-check nyo na rin sa airline na binook nyo kung saan, kasi iba-iba din yan. Pero yun ang standard, ang alam ko. Unless may ibang naka-state sa itinerary nyo. Tapos, ipapakita nyo yung passport nyo dun sa crew. Tapos, bibigyan kayo ng boarding pass after nun.
Then, immigration, napipila kayo sa Philippine passport. Nalito rin kasi ako dyan kung foreign o Philippine. So, sa Philippine ako pumila. Fill out nyo na yung departure card together with your passport. Ipapasa nyo po yun. Tapos, make sure na naka-attach din dun yung CFO certificate nyo. Kasi, iti-check talaga yun ng immigration officer. Few questions may be asked, so better be ready. Di naman ata ganun ka strict, pero depende pa din. So, make sure na lang, huwag na lang tayo masyadong maging kampante. Tapos, iko-collectin yung photos and fingerprint. Then, proceed na kayo sa gate nyo. Yung gate number nyo, makikita nyo po yun sa boarding pass. And look for your gate and wait for your flight to be boarded. Yun po. Pagka-arrive nyo naman po, ang alam ko, during the flight, pwede nyo nang fill upan yung arrival card para pagbaba nyo, hindi na siya ganun ka-hassle. So, pwede naman kayo humingi ng assistance sa mga flight attendants, ganyan, sa staff nila. Tapos, pagbaba nyo po, pila na kayo sa foreign passport for sa immigration. Doon nyo na po ibibigay yung yellow packet. Opo, sa kanila yun. Huwag nyo pong bubuksan. Sila po ang magbubukas noon. Sila po ang mag-check. Pwede rin pala kayo pumila sa visa or green card line. Meron palang ganun. Tapos, present nyo yung arrival card and passport to the immigration officer. Yung yellow packet nga na port of entry, dyan po yan pumapasok. Tapos, pwede rin kayong tanungin, few questions may be asked. Then, punta na po kayo sa baggage belt. Doon na po, i-claim yung baggage nyo. So, on the screen, check your flight number, you'll see where your luggage belt number is. Ayan. So, make sure lang na wala kayong makakalimutan, double check your stuff, and then punta na kayo sa exit. Regarding naman sa mga anong pwedeng dalhin, or kung ano yung mga gusto nyong dalhin na bawal or pwede, ilagay ko na lang din yung link below sa TSA naman yung link. So, reliable naman yun. In-update naman nila ang alam ko. So, yun lang. Bale, dito na nagtatapos yung aking vlog. First Taglish ko to. Pero, ewan. Sana okay naman yung kinalabasan at nakatulong ako sa inyo. Kung na-feel nyo naman na nakatulong ako, kahit medyo maingay yung background, pasensya na po. Bago lang din ako dito. Sana po na gustuhan nyo yung vlog na to and nakatulong po sa inyo. Kung nagustuhan nyo po, pwede nyo rin naman po i-like yung aming vlog and pwede rin po kayo mag-subscribe sa aming channel and pwede nyo rin pong pindutin yung bell button para ma-notify po kayo sa mga upcoming vlogs namin. Kung may suggestions po kayo or comments, lagay nyo lang po sa comment box down below, tapos babasahin ko na lang po siya and mag-reply po ako. Maraming salamat and thank you for watching. Bye.